guys! Welcome back po sa channel ko, Marchie Vlog. Ngayon ay May 28, 2020 na guys, no? Ang lakas ng ulan dito ngayon guys, and then ang dilim-dilim. Ayan, papakita ko sa inyo maya-maya guys, no? Magluluto ako ngayon guys ng puto. Ayan, puto na merong keso. Bali, yung pinaka-toppings niya guys is keso. Nilapit ko guys yung camera dahil sa sobrang lakas ng ulan, hindi ako marinig guys. Sinesting ko yung aking unang binidyo is hindi ko marinig talaga yung sarili ko. Ang hina guys, ang lakas kasi ng ulan. Ayan, bali, niluluto ko guys yung puto na may cheese. Puto with cheese. So yun guys, no, bali, ito yung mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng puto with cheese. Ayan, gagamit tayo guys ng all-purpose flour or harina, baking soda, asukal na puti. Ito guys, dapat to vegetable oil, kaya lang wala akong available na vegetable oil. Ibang mantika na lang yung ginamit ko guys. And then isang large egg, 1/2 cup na evaporated milk, 1/2 cup na tubig. Gagamit tayo syempre guys ng cheese, no, para sa ating toppings or pang flavor natin. And then ito ay iodized salt to guys, no. Bali, itong iodized salt na to ay 1/4 teaspoon lang. And then gagamit ako ng vanilla extract, mga 1/2 teaspoon lang din. And then gagamit tayo guys ng butter or star margarine to, or margarine, ayan. Para, bali, itong margarine guys, ipang-spread lang natin to dun sa pinakalagayan natin ng pangluto natin ng puto. Ayan, ipang-spread lang natin yan dun guys. Bali, ayan guys yung mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng puto with cheese. Guys, no, medyo tumila na yung ulan, kaya mag-start na rin tayo guys. Sa isang bowl guys na malaki or sa kagaya nito is paghahalo-haloin na natin guys yung ating mga dry ingredients, no. Unahin natin yung ating harina o yung ating all-purpose flour. Tapos guys, ilalagay na rin natin yung ating baking powder. Ilalagay na rin natin guys yung ating baking powder. And then ilalagay na rin natin yung ating sugar. Bali guys, yung exact na ingredient ko, yung tamang sukat guys, is ilalagay ko na lang guys dun sa aking description, no? And then, lalagyan na rin natin yung ating asin. Ayan guys. Konting-konti lang guys yung asin. Pang-agaw lang siya ng lasa. Ayan. Haluin lang natin mabuti yan guys, no? Hanggang sa sama-sama na sila ng mabuti dyan. Guys, so bali, sinalin ko dito yung ating mga dry ingredient kasi sasalain muna natin yan guys para kung meron man dyan mga buo-buo na dapat matanggal is matatanggal natin, no? Or para rin mamix siyang mabuti guys. First time kong gagawa guys nitong puto, no? Gawa ng hindi ako guys marunong gumawa nito. Meron lang akong pinagkuhanan kung paano yung paggawa. Ayan. Kaya, first try natin to guys. Sana naman is maging maganda ang kalalabasan. Basta guys, kung ano yung nakita ko sa ginagawa niya, is ginagaya ko guys. Pati yung exact amount ng ating mga ingredients. Siyempre guys, no, pagka tayo hindi marunong talaga, gagaya lang tayo dun sa mga mapapanood natin o makikita natin. At tututo naman tayo guys. Kaya rin yata ito guys ginagawa, no, para mamix din siya ng mabuti. Nakita ko guys na ginawa niya to, kaya ginagawa ko rin. Ayan, malapit na. Lumilipad na electric pan kasi ako guys. And then, sa-separate muna natin to guys, no? Ang gagawin naman natin is yung ating mga wet ingredients. Ayan. Bali dito guys is maglalagay tayo ng isang itlog. Guys, ha? Tandaan nyo guys, first time. Kaya wala tayong alam dito guys. Gaya-gaya lang. Ito guys, yung ating pinaka mantika o yung ating oil.
vegetable oil dapat guys, no? Kaya lang wala tayong wala tayong ano, available na vegetable oil, kaya okay na yan guys, basta oil lang siya. And then yung ating tubig, 1/2 cup yan guys, at yung ating evaporated milk, 1/2 cup din. Kunin pa kaya ba yung pang-whisk ko? And then, maglalagay tayo ng vanilla. Yan, ang nakalagay guys dun sa ating vanilla is 1/2 teaspoon yata. Maglalagay ako ng vanilla. Ang nakalagay dito ay alahating kutsaritang vanilla guys. Patang. Ito, 1 teaspoon. 1/2 teaspoon. Ito guys, yung dati ko pang nabili. Ilago ko lang siya sa ref. Bali, 1/2 teaspoon guys ang gagamitin natin ng ating vanilla. Yan. Ito naman guys ay pang amoy, pang pabango lang, no? Kumbaga eh, para maging mabango lang siya. And guys, ang ating vanilla. And then, itatabi ko ulit dito dahil nagagamit pa to. Nakalagay lang to guys sa ref namin. And then, nasa isang ano siya. Nagayang dito. Para magagamit natin ulit. And then, tapos, atin siyang haluin mabuti guys. Gawa ng ating ilog. Haluin lang natin mabuti to guys. Tapos, isasama na rin natin to doon sa ating ano, dry ingredient. Pagsasama-samahin natin silang lahat guys, no? Kumbaga, ganito lang talaga yung procedure. Kaya ganito yung ginawa natin. Guys. Talagay ko muna din ang ating pang-whisk. And then dito guys sa ating dito guys sa ating dry ingredient is ilalagay natin yan. Pinakagitna. Sana naman guys hindi ako tumalpaw. And then paghahalo-haluin na natin silang lahat. Bali guys, no, bumili ako kanina sa palengke nung dutuan ng puto. Dito lang siya guys. Yung maliliit is 3 pesos lang and then yung malalaki is 4 pesos lang. Ang ginawa ko guys, no, maliit lang kasi yung steamer na gagamitin ko. Yung pinaka sa rice cooker lang yun guys dahil wala naman akong steamer. Ang ginawa ko guys, bumili ako ng tagli-lima. 5 maliit, 5 malaki. Para meron tayong malaking puto, meron tayong maliit. And guys, so bali, haluin na lang natin kung mabuti. And then, mag-start na tayong magluto. Bali, pinapalagyan ko na lang, pinapa-spreadan ko na ng margarine or ng butter kay kunin yung ating pag... Aka na kunin yung ano, papakita ko. Yung binili ko. Ito guys yung binili ko kanina sa palengke. Ayan. Ito guys yung maliliit and then ito yung malalaki. Ang binili ko guys is tagli-limang piraso. Ayan. Tagli-limang piraso sila guys para nang sa ganun eh fair yung ating puto. Meron tayong maliliit, meron tayong malalaki. And guys no, bali pala lagyan ko na ito sa kanya ng ano. Punasan mo muna ng tissue. And then pag napunasan mo na ito ng tissue, pahiran mo na ng ano. Nandun sa lamisita diba? Pahiran mo na ng margarine. And then, mag-start na tayo. Magpapakulo pa tayo, guys, ng tubig. Ano, guys? Kailangan mahalo ito mabuti kasi nakikita ko, guys, hindi pa halong-halo.
Ayun guys, so nakapagsalang na ako ng tubig. Sinapakuloy ko na. And then, hinahalo ko na lang itong mabuti. Ayan, nakapaggawa na rin si Kulin guys ng ganito. Ayan, naanuhan niya na ng butter. Or margarine guys, ayan. And guys, so sana naman huwag tayong kumalpak. Ayan, first time natin ito guys. Ayan, tignan guys, marami na rin magagawa rito. Kasi maliliit lang naman yung lagayan natin. Guys, no, kumukulo na yung tubig ko doon, kaya maglalagay na tayo. Ayan. Bali guys, ang ginawa ko ganito. Ayan lang guys, yung aking steamer, no? Isa pang rice cooker lang yan. Bali, ang nilagay ko dito guys sa medyo malaking steamer is yung malalaking cup. And then dito guys, sa maliit, ayan, yung maliliit din. Bali, dalawang kalan yung gagamitin natin guys. Ayan, maglalagay na tayo. Ang sabi, bago raw mapuno. First timer tayo guys, kaya nangangapa-ngapa pa tayo, no? Hindi natin alam kung paano. 3/4 daw guys, no? Bago mapuno. Okay, so balik muha ko nito kasi nababagalan ako sa kutsara. Ayan. Ayan, ito medyo mabilis-bilis guys. No, bali, ito ay lima. Limang malaki, limang maliit na kasi na ginawa ko. And then, maglalagay tayo guys ng keso. Ayan, nasa inyo na yun guys, no, kung gano'ng karaming keso yung gusto nyo ilagay. Ayan. Gusto ng mga anak ko guys, maraming keso. Guys, no, bali, ganyan yung itsura niya. Ayan, ganyan. Na may keso na siya, guys. And then, lalagyan natin yung isa ulit. Wait, maliit. No? Ayan, bali guys, dadaling ko na to dun sa Ready Kitchen, sasalang ko na guys. So yun guys, no, ayan na, naisalang ko na siya. And then tatakpan natin yan. At sabi dun guys, is 10 minutes siyang isasalang. Ayan, nahanap ako na guys, no. Ayan. Bali, iwanan natin yan guys ng 10 minutes. Guys, so, nangyayari. So, yun guys, no, bali, naisalang ko na siya. Ang oras nung naisalang ko siya is 2:53. Mga 3:03 PM siguro, guys, is titignan ko kung okay na yun. No? Kasi sabi dun, guys, is 10 minutes daw yung isa salang. Tignan na lang natin, guys, kung magiging okay siya. And then, kapag halimbawa, umalis na siya, guys, ang nakalagay doon na ipang-check is toothpick daw. Tutusukin mo raw siya ng toothpick. Kapag yung toothpick daw ay malinis at walang sumamang laman ng puto, yun daw ay luto na guys. Ayan. Kaya kumbaga sa ano guys, gagawin natin yun mamaya. So yun guys, ang nakita ko, iba yung itsura niya. Ang pangit na itsura guys. Ayan, pero hintayin ko pa rin yung maluto guys. No? Ayan, tatakpan natin yan. Ito naman guys, yung malalaki. Ayan, puto ba yan guys? Anong itsura niya?
At sabi ko nga sa inyo guys, no, first time natin gumawa niya, kaya expect the unexpected. Ayan. Okay lang yan guys, no? First time naman natin eh. Try natin ulit yan guys. Hanggang 10 minutes pa yan guys. So yun guys, no, pinakita ko sa inyo yung itsura niya. Hindi siya mukhang puto guys. Di bali guys, no, testing pa lang naman to eh. Kumbaga sa ano eh. Ngayon pa lang naman ako guys nagluto. Pasasaan ba kapag ka inulit ko to is mape-perfect ko din yan guys, no? Sa ngayon naman guys is trial pa lang tayo. Ayan. Bali, maya, kumbaga sa ano guys, nung nakita kong umaalsa na siya, tinignan ko lang at pinakita ko sa inyo para makita nyo rin kung ano yung itsura niya. Hindi ko rin alam guys, no, and then yung mga keso niya is lumubog, nawala. Ayan, malalaman pa natin guys, no, kung ano magiging itsura niyan mamaya kasi wala pa namang 10 minutes. Ayan, nung pagkalagay ko kasi, palibas at kumukulo na ngayon tubig, siguro, medyo umaalsa na siya, medyo namituluto na, pero hindi pa naman siya totally luto guys. Malayo-layo pa yung oras. Pakita ko ulit sa inyo guys mamaya. At saka siguro guys, sobra rin yung paglalagay ko. Pero ano naman yun eh, halos nasa 3/4. Wala pang, hindi naman halos puno eh. Parang umapaw siya guys. Mamaya guys, yung ibang natitira, tatry ko na konti lang yung ilalagay ko. Ayan, medyo malapit-lapit na yun guys. No? Pero 10 minutes eh. Ganun talaga guys, no? Kapag ka first timer mong gumawa, talagang minsan ay papalpa ka talaga. So yun guys, no, papakita ko sa inyo mamaya kung anong magiging itsura niya pa. Kung pangit na siya, mas papangit pa niya guys. Natatawa ko sa sarili ko guys, no. Nagustuhan ko lang guys kumain ng puto and then nagtingin nga ako kung paano yung paggagawa. Siguro guys, nagkamali lang talaga ako dun sa paglalagay. Kasi nga medyo puno-puno ng konti yung lagay ko. Pero may konting space pa naman, hindi naman siya puno-puno. Ang nangyari kasi guys sa kanya is umapaw siya talaga. Tatry ko ulit dun sa pangalawang batch natin ng paglalagay kung yung konti lang talaga yung ilalagay natin guys. Titignan ko ulit guys. So yun guys, no, bali tatry natin ha. Ito yung toothpick natin guys. Ito, tatry natin. Kung okay na siya. Yun guys, no, medyo pa. Umidikit pa yun. Ano oras na ba? Medyo umidikit siya. Ayan, 1 minute pa guys. Guys, no, patayin ko muna yung apoy and then hahanguin natin. Ayan guys, no, kukunin ko. Ano ba naman guys ang nangyari sa ating puto? Naging iba ang kanyang pinalabasan. Ah, ano na guys, no, parang nakita ko is umapaw siya. And then tapos kabila. Kalala, ay, ayan. Palalamigin muna natin yan guys and then saka natin i-aalis sa lagayan. Yan yan talaga guys, no? Dahil tayo ay first timer, syempre. Ay! Hindi naman tayo professional or magaling sa ganyan. Aminado naman ako guys na ngayon lang ako nag-try nito. Ayan. Mamaya ako guys itutuloy, no? Kasi kailangan natin itong palamigin. Kailangan natin itong palamigin muna bago natin ito alisin sa lagayan. And guys, no? Kaya tayo sa taas. Guys, no? Bali, ito guys yung itsura niya. Hindi siya mukhang puto. Sabi ng anak ko guys, mukha raw Japanese cake. And guys, no? Bali, maya-maya ang konti, isaalisin na natin ito. And then, hindi ko rin alam guys kung anong ipang-aalis ko rito. Pero, hindi naman siya guys didikit kasi may butter siya or may margarine siya. Ayan, medyo malamig naman siya. Ayan, madali lang siya guys matanggal. Siguro kahit kamayin ko na lang ko, okay na to, no guys? Ayan. Itatry ko guys doon sa pangalawang batch ko ng pagluluto na hindi masyadong puno. Kasi guys, talagang ang nangyari, oh, halata. Obviously guys, umapaw siya talaga. Ayan. Kaya konti lang ilalagay natin mamaya. Lalagay ko na muna to guys sa mga plato. Ayan guys, no, tinataog ko lang siya is natatanggal na siya. Ayan. Ulin, spreadan mo ulit ito ng margarine. Pangit guys. Sabi ng anak ko, pangit na ng ukura. Yan. Okay lang yan guys, no? Laman siyan din yan. Saka trial lang naman tayo. Yung susunod natin gagawin guys, titignan natin, gagandahan natin. Pag ano ko nilawaan mo ng butter para lawaan. Ang damihan, diba? Ganun. Ito, hindi siya matanggal eh. Nakadikit to kunin. Guys, ayan, hindi ko matanggal.
tama po sa lahat. Ako mo kutara rin. Ato yan, pang-alis mo na lang yan yung margarine. Yun guys, no, bali ito yung ating putu-putuhan. Hindi nga rin guys, lumitaw yung ating cheese eh. Ayun yung cheese natin guys, oh, nakalitaw lang yung isa. Ganun yun lang siya. Ayan guys. Palpakers ang ating putu. Ayan. Ang gagawin ko guys, sa second batch natin is konti lang ilalagay ko. Ayan guys, yung ating first batch. At least meron tayong nagawa, no guys? Maglalagay ako guys sa pangalawa. And then, tikman po yan guys, no, ako niyang sisintay siya. And guys, so tikman natin yung isa, yung sira. Harapin mo. Taste. In fairness guys, ang sarap niya. Okay na okay guys, yung lasa. Talagang masarap, promise, swear to God. Ang sarap talaga guys. Masarap ba ako sinasabihin nyo guys, nagyolo ko lang ako na masarap. Totoong masarap guys. Perfect yung lasa. Ayan. Tignan mo. Ayaw marap ng anak ko sa camera guys. Masarap diba ang lasa? Ay na! Halika dali, tikman mo ang sarap. Ang pancake. Ang pancake daw. Masarap talaga guys. Promise yung lasa niya masarap. Taste. Yung itsura niya lang guys, talaga hindi naging maganda. Ayan, nagawas ko din guys no. Nakalalit yung steamer ko ni Muga. Masarap guys! Masarap! Fluffy siya guys, masarap. Wait lang, kukunin ko yung steamer. Magsa-second batch tayo guys. Guys, nabali ito. Magsa-second batch tayo guys. Ang gagawin ko guys is konting-konti lang ilalagay ko. And then konti na lang naman din talaga to. Ito na lang siya guys. Oh. Masarap naman ang lasa niya, saka yung texture niya masarap. Ayan, tama na yan. Oh. Kasi pag umapaw na naman yan. Eh. Sana maging maganda na ito guys. No? And then, ang daming margarine ito guys. Ayan, kita nyo guys, no? Maraming margarine nilagay si Tulin. Ayan, okay na yan. Kasi baka mamaya umapaw na naman eh. Lagay mo lang dyan. Yung malalaki na lang muna guys. Sarap, di ba, Marla? Ayan, guys. Oh, nasarap pa naman, guys, yung mga anak ko. Masarap talaga yung lasa niya. Palpak lang talaga yung ano niya, outcome niya. Kasi yung siya siguro, guys, mapaw. Diba lang tayo sa maliit na steamer. And then, marami siyang cheese. Diba, guys, ang nilagay ko, tagdadalawang cheese. Ayan, di ko maabot. Laksan mo na ulit yung apoy ng isa. Ayun, may salamin. Kulin. Ayan, nalagyan na kulin ng battery. Diba? Ito na lang. Dito na lang. Ubit. Kulin, dalawa na pala! Masarap naman guys yung lasa niya. Dito na siya talaga naman. Dalawa na yung isa mo. Bango? Sarap mo yung lasa. Ayun guys, oh, taog na agad yung plato ko. Naubos na. Ito na yung second batch natin. Kaya lang, bitin na to. Konti na lang yung isa. Nalagyan natin ang maraming cheese. Ayun guys, na, tignan nyo naman. Oh. Anong nangyari? Parang ginaano ng bagyo guys. Ayun guys, ang nangyari, ubos agad. Masarap kasi siya talaga guys. Palpak lang yung texture. Ay, yung ano niya. Yung tawag nito, yung tsura. Ayan guys, no, bali. Konti na lang to guys. Mag-testing lang naman kasi ako. Next time guys, no, dodobli natin yung dami. Para... Oh, teka lang, matitirang cheese. Papakinin na lang kasi kailangan naman ito paglalagyan. Ay, huwag niyo muna kainin, no? Mga pala, guys.
kahit nung hindi ko na napakita yung finished product ko tuloy, nakain na ng mga anak ko. Ayan. Ayan guys, wala akong finished product. Ito na lang. Kung ilang piraso na to. Wala tayong magagawa. Masarapan sila. Kinain nila lahat guys. Ayan. Ayan. Mamaya na, papakita mo na lang yung queso. Ito naman, may finished product pa tayo. So yun guys no, ayan na naman yung style niya guys. Ayan, wala akong magagawa guys no. Ayan talaga yung naging itsura niya. Ayan. And then dito guys, is konti na lang to. Ayan na lang guys no, dalawa na lang yan. So yun guys no, wala tayong magagawa kung ganyan yung kinalabasan ng ating ginawa. Ang importante guys is masarap naman siya. So yun guys no, bali ito na, hinango ko na ulit. Wala na tuloy akong mapapakita ang finished product. Hindi talaga maganda guys yung itsura niya, no? Ayan siya, oh. Pero yung lasa niya guys is masarap. Wala na ako guys magagawa, no? Kasi yun nga guys yung naging kinalabasan niya, no? Ayan, marami siyang ano guys. Marami siyang butter. Ba naman ang nangyari guys? Bakit naging ganyan siya? Ayan. Ayan lang guys yung bali pangalawang naluto ko, no? And guys no, bali ayan yung finished product ng ating ginawang puto. Bali iba guys is nalapang na ng aking mga junakis. Kaya ayan na lang guys yung natira. And guys no, sa tingin ko guys is palpak. Ayan, palpak yung pagkakagawa natin. Bali guys no, magta-try ulit ako ng second try para makita ko talaga guys yung talagang tamang-tama na itsura niya. So yun guys no, bali nakita nyo naman guys no kung anong nangyari sa aking nalutong puto. Ayan, iba guys yung naging itsura niya, pero sa lasa naman is talagang masarap naman siya guys. Ayan, hindi ko alam guys kung saan ako sumobra o kung saan ako nagkamali. Basta't ginaya ko lang naman guys yung nakita ko. And then yung sa kanya naman guys is maganda naman. Sa akin guys, yung itsura niya is hindi maganda talaga. Yun guys, nabali rito. Dito na lang din muna ako mag-end ng vlog. Yung po sa mga hindi po nakakapag-subscribe sa akin, pakisubscribe niyo na po ako. Pakiclick niyo na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pa pong vlog. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo.